Guys, magandang umaga po guys. Ito na po yung lingkod, si Official Vlog. Ang iano ko pa naman sa ito, ito tinatawag po na pressurization. Ha? Kikita ko po sa inyo yung pressurization. Ito. Ito po, gagamitin natin po ito dito sa chiller. Ha? Ayan, pamilihan siya po yung inner niya. Ayan, oh. Ito po yung pressurization. Ha? Ito po ang trabaho po nito, parang jockey pump. Nagmi-maintain po siya ng pressure. Meron din pong cut in sa cut out. Same as lang po as jockey pump, ha. Dito po dito po sa ano, ayan. Kita ko po sa inyo, ha. Ayan po, magpapiping po tayo siya dito. Ayan. Nakita niyo ba? Tapos papiping doon sa loob doon, dito. Perfect tingnan natin tapos tatap sa diretso na po tayo dito sa dito alin man dito sa chiller kahit isang chiller lang po tatap niyan dito na 20mm po yung pipe na steel yung pong diagram to next ibabalag ko papakita po sa inyo ito po panoorin niyo po yung ano yung loob ng itong pressurization na to na tinatawag okay po. Ang type po niyan pressurization na yan is ayan pump type PAB LBM15 mayroon po siyang hydraulic test na 1.5 fill pressure 4 bar or 8.25 product operation as specified test schedule mayroon din pong earth banding okay yan po yung pressure vessel pre-recharge 0.7 bar duty pump cut off okay 1 bar, low pressure set point, 0.6 bar, and 2.5 bar, high pressure point. Okay. Yan po, familiarize po yung pressurization. Okay ba? Ginagamit po mostly always yan sa ano ka ng chiller. Kasi ang trabaho niyan, i-maintain niya yung pressure ng pump. Okay po? Ayan, nakita niyo na ito. Ayan, no? Ito yung, ito po yung labas. Ayan. Ito yan. Ipamira niyo po. Hindi lang po kayo nagayon din mga baguhan, ha? Yan. O, ulit. Yan. Ipapusta po natin ito pag ano na. Dali lang, ha? Eh, kasi hawakan ko ito. Ano. Yan, may dalawa po yung motor doon sa loob, eh, no? Ayan. Ayan, tinayin po. At ito po, may ano po yan, may tubig po na laman ito. Meron din pong cloth switch yan dyan sa loob. Ha? Ayan. Yo, itong, andali lang ha. Ayan! Okay. Tuturo ko po sa inyo. Dito, pwede kayong magbigay ng supply dito yan. Either dito, kung saan papasok yung supply. Ito yung sa overflow. Okay po. Ayan. Tapos papasokan natin dito ng tubig. Dito may tubig po yun sa loob. Tapos may float switch. Ah, flow switch. Hindi, float switch. Float switch. Okay? Ayan. Eh, ano nyo na po. Uling mabuti. Ayan, no? May diagram naman yan pag-wiring saka pag-papiping. Papipingan po natin dyan. Yan. Yung pressure tank na yan. Na yung pressure tank na yan is 10 bar yan. Equivalent to 450 PSI. Kasi po yung isang bar po is 14.5 times mo sa 10. Magiging po 150, di ba? Kaya na lang po ang multiply. Basta 1 PSI po. Ayan, 1 bar po is 14.5 PSI. Okay po? Ayan. Ano po niya? Ulitin ko. Ayan. Pakita ko sa inyo yung loob. Dalawang motor po yan. Isang standby saka isang duty. Ha? Para rin po yung booster pump. Ayan. Ayan yung tanke na gagamitin. At dyan magtatap sa chiller na yan. Sa malaki yan. Tatlo po yung chiller dito. Pero po yung pagtatapan niya po yung isa lang.
para ma-maintain niya yung pressure. Kasi yung chiller dito is 55 tanner po yan. 55 lang. Ha? Isang duty at saka dalawang standby. Yan ang naka-design dito sa pinagtaturbohan yung lingkod. Okay guys, maraming salamat po guys. Sana po na-familiarize niyo po itong tinatawag na pressurization. Okay guys, maraming salamat po. Bye-bye. See you next video. Jesus labas. Good luck.